Magandang araw mga bata! Tayo ay nasa ikasampung linggo na ng unang markahan. Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin ngayong araw? Kung handa na kayo, ay magsisimula na tayo sa ating klase sa Pilipino 3. Muli, ako si Ginoong Arenas at samahan ninyo ako sa isang makabuluhan na namang pag-aaral sa ating asignaturang Pilipino. Sana ay marami muli kayong matutunan para sa linggong ito. Tara at simulan na natin ang ating aralin. So, para sa ikasampung linggo ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-uulat ng naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Okay. So, bago tayo tumungo sa ating tatalakayin ngayong araw, ay magkaroon muna tayo ng isang balik-aral sa ating tinalakay na aralin noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo, ay tinalakay natin ang tungkol sa mga salitang dinaglat. Okay, so para masubok ang ating natutunan, ay sagutin natin itong pagsasanay. Paikliin o daglatin ang mga sumusunod na salita. O ayan, handa na ba kayo mga bata? Subukan natin sagutin. Para sa unang bilang ay salitang senador. Ano kaya ang salitang dinaglat ng salitang senador? Sige nga, palisipan mo nga. Okay, ang tamang sagot ay sen at tuldok, S-E-N at tuldok. So huwag nating kakalimutan mga bata, ah, laging nasa o nakasulat sa malaking titik ang unang letra, S-E-N at tuldok. Susunod, ikalawang bilang, salitang kagawad. So paano kaya natin daglatin ang salitang kagawad? Okay, magaling mga bata. Ang tamang sagot ay KGWD at tuldok. Susunod, ikatlong bilang, salitang binibini. Paano kaya ang salitang dinaglat ng salitang binibini? Okay, magaling. Ang tamang sagot ay dalawang B or BB at tuldok. So, ito ay binabasa bilang binibini. Okay, magaling. Susunod, ikaapat na bilang, salitang attorney. Okay, paano kaya natin susulat yan, no? O dadaglatin ang salitang attorney? Okay, mahusay mga bata. Ang tamang sagot ay ATTY or ati at tuldok. Okay, magaling. Panglima, salitang doktor. Paano kaya ang salitang dinaglat ng salitang doktor? Okay, tama. Ang tamang sagot ay D at R at tuldok. Okay, susunod, pang-anim, salitang secretary. Paano kaya ang salitang dinaglat ng salitang secretary? Sige nga. Okay, mahusay. Ang tamang sagot ay sec at tuldok, S-E-C at tuldok. Okay, pampito, salitang general. So paano natin dadaglatin ang salitang general?
Okay, magaling. Ang tamang sagot ay hen at tuldok. H-E-N at tuldok. Okay, magaling. Pangwalo, salitang pangulo. Ano kaya ang salitang dinaglat ng salitang pangulo? Okay, mahusay. Tama, mga bata. Ito ay dinadaglat bilang pang at tuldok. P-A-N-G at tuldok. Okay. Susunod. Ikasyam na bilang, salitang governor. Paano kaya natin dinadaglat ang salitang governor? Nga, paisiin nyo. Okay, tama. Ito ay dinadaglat bilang gob at tuldok. G-O-B at tuldok. So, yan. Mahusay. Susunod. Pang-sampu. Salitang Nobyembre. Yan. Paano kaya natin madadaglat ang salitang Nobyembre? Okay, talagang alam na alam niyo na talaga. Ang tamang sagot ay Nob, N-O-B at tuldok. So ayan mga bata, talagang natutunan ninyo ang pagdadaglat ng mga salita. Magaling! So ngayon, tutungo na tayo sa ating tatalakayin ngayong araw. Okay mga bata, ano-anong mga lugar ang gusto ninyong pasyalan at puntahan? Alam ko, talagang gustong-gusto nyo ng lumabas, di ba? Matagal kayong nanatili sa bahay dahil sa pandemic na ito. Pero kung tatanungin ko kayo, ano-anong mga lugar ang gusto ninyong puntahan? Okay. Tara at ating pag-aralan ang mga naobserbahan mo pangyayari sa pamayanan. Tandaan natin, sa pagbabahagi ng isang pangyayaring naobserbahan natin sa pamayanan, dapat nating tandaan na alamin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating pamayanan tulad ng mga bagay na nakikita, nahawakan, at detalye na sumasagot sa tanong na ano, saan, kailan, at paano. Ano-ano ang mga naoobserbahan mo ngayon sa labas ng inyong bahay? Dito sa Valenzuela City ay marami tayong ipinagmamalaking lugar. So sabihin o iulat natin ang mga naobserbahan natin sa mga sumusunod na lugar na maaari nating makita sa ating lungsod ng Valenzuela. Okay, so tara mga bata, tignan natin itong mga larawan na ipapakita ko sa inyo. At sabihin nyo sa akin kung saan ito matatagpuan sa Valenzuela City. At paano natin ito mailalarawan. Okay. Para sa unang larawan, saan kaya natin ito matatagpuan? Familiar ba kayo sa larawan? Okay, baka nakapunta na kayo dito. Saan kaya ito? Okay, magaling. Ito ay matatagpuan sa Valenzuela City Family Park. Okay. Ito siguro, no, na nakapaglaro na tayo dito. Masarap maglaro dito sa ating playground ng Family Park. So, paano natin mailalarawan ito? Nung panahon na meron pa tayong face-to-face. Sige nga. Okay. So, maaari natin sabihin na maraming naglalarong mga bata. Maraming naglalakad. Maraming nag-e-ersisyo o nag-e-exercise. Diba? Okay. Susunod na larawan,
Saan kaya ito matatagpuan? Pamilyar ba kayo dito? Ano kaya ang lugar na ito? Okay, magaling. Ito ang SM City sa Valenzuela. Nakapasok na ba kayo dito? Paano nyo mailalarawan ang lugar na ito? Okay, maraming tao, no? Maraming namamasyal. Maraming namimili ng damit. At marami ding nanonood ng sine. Okay, magaling. Susunod na larawan. Okay, saan kaya ito matatagpuan? Na parte ng Valenzuela. Okay. Ang nasa larawan ay ang Valenzuela City People's Park, no? Ito ay matatagpuan sa Malinta. Malinta, Valenzuela City. Okay, dito sa lugar na to ay dinadayo rin ng maraming tao. Hindi lang ng mga taga Valenzuela, pati na rin ng mga taga ibang lugar. Okay. So minsan pinagdadausan pa ito ng mga iba't ibang mga events, no? Pumupunta sila dito para mag-sumba, para mag-exercise, para mag-practice ng mga sayaw, at iba't iba pa. Okay, susunod na larawan. Okay, familiar ba kayo dito sa simbahan na ito? Baka nakapagsimba na kayo dito. Okay, magaling. Ang simbahang nasa larawan ay ang National Shrine of Our Lady of Fatima, o kilala sa tawag na Our Lady of Fatima Church. Okay, so siguro nakapagsimba na kayo dito, no? Okay, so paano ba natin mailalarawan ang simbahan ng Fatima? Okay, tuwing Linggo na obserbahan natin na maraming tao ang nagpupunta dito. Lalo na noong tayo ay mayroon pang face to face, no? Maraming taong nagsisimba simula sa umaga hanggang gabi. Okay, magaling. Susunod na larawan. Yan. Saan kaya 'tong matatagpuan? May malaking sulat na Tagalog. Okay, magaling. Ito ang Valenzuela City Barangay Tagalog, no? Ang Barangay Tagalog ay kilala sa tawag na Tagalog Fishing Village. Kasi dito, karamihan dito ay pumupunta para mamingwit o manghuli ng isda. Okay. So, inaabangan din sa lugar na ito ang paglubog ng araw. Kasi napakaganda talaga. Maraming tao ang pumupunta at bumibisita. Okay. Ito na mga yung susunod na larawan. Familiar ba kayo dito? O napuntahan nyo na kaya ito? Saan kaya ito matatagpuan? Okay, tama. Napuntahan nyo na nga ito. Ito ang Valenzuela City Amphitheater. Okay. So, siguro familiar na kayo dito, no? Dito ginaganap ang mga iba't ibang mga events, no? Na ginaganap sa ating lungsod. Okay, maraming tao dito kapag may mga event. Maraming mga makukulay na ilaw. Okay. Ngayon naman, ay babasahin ko sa inyo ang isang maikling kwento na pinamagatang Tito sa Amin, na isinulat ni Raquel P. Benter. Kilala ang Pook Pasyalan
na tinatawag na Enchanted Kingdom na matatagpuan sa Laguna. Sa labas pa lang ay maihikayat ka na pagmasdan ang kaaya-ayang banderitas at pailaw lalo na sa gabi na nagpapakita ng iba't ibang kulay. Sa pagtungo mo sa loob ay maaari kang sumakay sa mga rides para sa mga bata. Mayroon ding maluwang na pasyalan na maaaring masiyahan ka. May iba't ibang sasakyang sadyang nakakaaliw. Sa ating mga lolo at lola naman, may parke na pwedeng pahingahan para sa kanila at maaari kang magbao ng kakanin o kakanin muna pwede ka magpahinga at kumain sa gazebo. Kung gusto mo naman ng mga hayop, ang Malabunsurin ang isa sa maaari mong puntahan. Dito ay may mga fish ponds, unggoy, malalaking ahas, at mga iba't ibang uri ng ibon. Mayroon pang mga magagandang pasyalan na maaari nating puntahan. Ang S.E. Marilao ay maaari mo ring pasyalan. Okay, ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano-ano ang mga magagandang tanawin na sinabi sa kwento? Natatandaan mo ba? Sige nga, isa-isahin mo. Okay. So sa kwento, nasabi ang lugar ng Enchanted Kingdom, mga pook pasyalan, at fish ponds. Okay, susunod na bilang. Ikalawang tanong. Saan matatagpuan ang magagandang tanawin na ito? Saan nga ba matatagpuan? Okay. So, ang mga sagot ay so, Laguna, Malabon, at Marilao. So, sa Laguna, matatagpuan natin ang Enchanted Kingdom. Sa Malabon naman, ang Malabon Zoo. At sa Marilao, ang SM Marilao. Okay. Susunod na tanong. Ikatlong bilang, paano mo mailalarawan ang nakita mo? So, paano ba natin mailalarawan ang mga magandang tanawin sa kwento? Okay, tingnan nga natin kung parehas tayo ng sagot. So, maraming taong namamasyal, masaya, makulay na ilaw, kaaya-ayang mga banderitas, at maganda ang tanawin. Okay, so parehas tayo ng sagot. So, susunod na bilang, pang-apat na tanong, saang pook pasyalan mo nais makarating? So, ayan. So, kung tatanungin ka, saan ba ang gusto mong puntahan na lugar? O saan po pasyalan gusto mo ang marating? Kasi kung tatanungin ako, gusto ko sa lugar na maraming tubig, tulad ng ilog, dagat, at waterfalls. Okay. Kayo, ano ba ang mga lugar na gusto nyong puntahan at obserbahan? Okay, I'm sure marami, no? Okay. So ngayon naman, subukin natin itong pagsasanay. So tulungan nyo ako mga bata para masagot ito. Basahin ang mga pangyayari sa pamayanan. Kumpletuhin ang pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng taon. Okay, para sa unang bilang, patlang sa Enchanted Kingdom.
So ano kaya ang maaari nating idugtong dito na pwede nating maobserbahan sa Enchanted Kingdom? So pumili tayo sa loob ng kahon. A. Maraming tao ang namamasyal. B. May iba't ibang kulay. C. Maraming hayop kang makikita. D. Maaari tayong dumalaw sa pumanaw nating kamag-anak. Or letter E. Dito kami manood ng sine. So ano kaya ang maaaring piliin natin na maaaring maobserbahan sa Enchanted Kingdom? Okay, magaling mga bata. Ang tamang sagot ay letter A. So maraming tao ang namamasyal sa Enchanted Kingdom. Okay, magaling. Susunod na tanong. So ikalawang bilang, patlang sa memorial. Okay, ano kaya ang maaari nating idagdag dyan sa patlang para mabuo ang diwa ng pangungusap? So ganun muli ang ating pagpipilian. So ano kaya ang ating maaaring idagdag? Sige, pili kayo dyan sa pagpipilian sa loob ng kahon. Okay, ang tamang sagot ay letter D. Maaari tayong dumalaw sa pumanaw na kamag-anak sa memorial. Okay, kasi ang memorial ay isang sementeryo. Okay, magaling. Pangatlo, patlang sa SM Marilao. So ano kaya ang maaari nating idagdag dyan, no? Na maaari nating maobserbahan sa SM Marilao. Maraming tao ba ang namamasyal? May iba't ibang kulay ba? Maraming hayop kang makikita? Maraming dumadalaw sa pumanaw na kamag-anak? O marami ang nanonood ng sine? Sige nga. Okay, ang tamang sagot ay una, letter A, maraming tao ang namamasyal talaga sa SM Marilao. At pangalawa, maaari din ang sagot ay dito kami manonood ng sine sa SM Marilao kasi meron ding sinihan sa loob ng SM Marilao. Okay, magaling. Susunod na tanong. Ika-apat, patlang sa Malabunso. So ano kaya ang naoobserbahan natin sa Malabunso? Sige, pili ulit tayo ng sagot sa loob ng kahon. Okay, ang tamang sagot ay letter C. Maraming hayop kaming makikita sa Malabunso. Okay, very good. Panglima, patlang ang banderitas. So ano ba ang banderitas? Ito yung parang sinasabit, no? Kapag may piyesta. So ano kaya ang maaari nating maobserbahan kapag may banderitas? Maraming tao ba? May iba't ibang kulay? Maraming hayop? Maari tayong dumalaw sa pumanaw? Or letter E, dito ka manonood ng sine? Okay, ang tamang sagot ay letter B. So may iba't ibang kulay ang banderitas. Okay, very good. O ayan mga bata, muli na naman natapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana ay marami muli kayong natutunan na sa ating aralin tungkol sa pag-uulat ng naobserbahang pangyayari. Pagkatapos ng video lesson na ito, ay ibibigay ko na lang muli sa inyo
ang inyong sasagutan sa papel. So, hanggang sa muling pag-aaral ng Pilipino, paalam na sa inyong lahat, mga bata. Paalam!